Matapos nga pong pataubi ng Lakers si Stephen Curry at ang Golden State Warriors, kanina nga po pinataob naman ng Lakers ang number 2 sa West sa Memphis Grizzlies si score 112-103. Baba nga po sa pang-3 sa West ang Memphis matapos matalo sa Lakers. Sacramento Kings na nga po ngayon ang number 2 sa West standings. Solid nga pong ipinakita ng Lakers sa buong laro dahil sa nasasabayan nila ang Memphis Grizzlies. Gumawa nga po ng 17 points si Rui Hachimura, Austin Reeves at Dennis Schroeder. Kabilang pa ang mga magagandang assist na ginawa ng mga Lakers guard. 13 points naman para kay Troy Brown Jr. Samantalang ang nanguna para sa Lakers na makuha ang panalo ay si Anthony Davis na gumawa ng double-double, 30 points at season high 22 rebounds. Halimaw talaga ang healthy ni Anthony Davis mga brother. Dumugo pa nga po ang ilong ni AD sa kalagitnaan ng second quarter matapos madali ito ni David Roddy. Pero hindi nga po nagpatinag si AD sa nangyari sa kanya at mas lalo pa nag-init para makuha nila ang panalo. At sa post-game interview sa Lakers big man ang matanong ito kung anong masasabi sa pagiging 9th spot ng team for the first time ngayong season, sagot ni AD ay hindi pa raw sila satisfied sa lagay nila ngayon. At kailangan pa nila maging greedy at makuha ang panalo every game para mas lalo pa silang makaangat sa standings. Pero okay na okay daw na unti-unti na silang nakakaangat sa West at pagpapatuloy lang daw nila ang kanilang goal na hindi lang sa play-in makapasok kundi sa top 6 na secured ang playoff spot. Well, we're not satisfied. We don't want to stop there. We want to be greedy as possible and try to, keep moving up the ladder. It feels good to move up another spot and not only being a play-in but possibly being in securing the top 6 spot. Anong masasabi nyo sa ipinapakitang laro ni Davis at ng Lakers mga brother? Samantalang good news, D'Angelo Russell maglalaro na next game kontra sa Toronto Raptors. Matapos nga pong ma-miss ng 6 straight games dala ng nakuha nitong ankle sprain noong laban nila sa Warriors kung saan naapakan ni D'Lo ang paa ni Donte DiVincenzo. Ngayon ayon sa report ni Jovan Buhan ng The Athletic, sinabi daw ni Coach Darvinham na target niya na daw paglaruin si D'Angelo Russell sa next game nila kontra sa Toronto Raptors. Magandang balita ito mga brother dahil malaking boost ito para sa Lakers. Sa ganda ng nilalaro ngayon ng team tapos babalik pa si D'Lo, mas lalong lalakas ang lineup ng team. Sa 4 games na nga pong nilaro ni D'Lo sa Lakers, may average ito ng 13.5 points, 3.5 rebounds at 5 assists per game, shooting 35% sa 3-point area. Magsunod-sunod na kaya ang panalo ng Lakers mga brother?